What's up mga boy? Good morning sa inyo lahat. Ngayon pupunta ako sa ospital. Samahan niyo ako at tingnan natin yung process, kung ano yung mga ginagawa doon at kung gaano katagal ang tinitik kapag nagpapa-check-ups dito sa ospital sa Japan. So tara na! Okay, so nandito na tayo sa ospital ngayon. So syempre, kailangan natin mag-mask. Dahil dito pala sa hospital na pupuntahan ko ngayon, meron lang lately nagkaroon na ng case ng COVID dito. So kailangan secured na tayo. Although alam ko naman na hindi makakaprotekta tong mask. Pero alam mo yun, para sa sa peace of mind mo na ginawa mo yung best mo para protektahin ang sarili mo. So papunta na tayo dun sa entrance ng ospital. Hindi ako pwedeng dumaan sa ibang entrance dahil nakasarado na yung mga entrance ng ospital na ito. So pupunta tayo dun sa main entrance para dumaan tayo dun sa checker nila ng temperature. Dati binabaril-baril lang nila yung mga pumapasok dyan nung pang-check nila ng temperature. Hindi pa kasi sapat ang teknolohiya ng Japan para sa mga ganitong pag-check ng temperature. Sa ibang bansa kasi, hindi biro ang certification dahil mayroong 1,000 hours of training para pumasa sa pag-check. At kapag ikaw ay mainit, itutulak ka lang at uminom ka ng malamig na soft drinks at pumila ka na lang ulit. Pero dahil nagkaroon na nga ng cases lately dito sa amin, ay minabuti na rin nilang gawing computerized yung pag-check para naman ma-make sure nila na safe din ang mga checker sa pamamagitan ng social distancing. Kapag first time mo, i-issuehan ka nila ng hospital card mo. Pero pag di mo first time, lagi mo itong dadalhin. So ipasok na natin yung hospital card natin dito sa registry machine nila. And then yun lang, pag di nyo mabasa, green is yes, red is no. At may i-issuehan na tayo netong number para sa pila. Kunin lang natin ulit yung card natin at may i-issuehan na tayo netong papel. May kita natin dyan ang mga services na gagawin sa atin ng hospital. So nakalagay dun sa service paper mo na pumunta ka sa reception. I-handover mo lang yung hospital card, yung number mo sa pilahan at saka yung service paper at hintayin mo na lang matawag ka. Pag sa umaga ka pumunta ng ospital, asahan mo na maraming tao. Ang ospital dito ay hindi paunahan system. Lahat sila ay may schedule at pumupunta sila sa oras ng schedule nila. Kaya kung ikaw ay pupunta sa ospital, mas mabuti na ikaw ay magpa-schedule muna. Pag may schedule ka na, hindi mo na kailangan magmadali o magmabagal dahil alam mo kung anong oras kang pupunta. I-make sure mo lang na huwag ka malilate sa schedule mo. Kaya kung umaga ka pupunta, mas maigi na may dala kang babasahin. At kung wala naman ay mag-search ka na lang sa YouTube, i-search mo si Mikiting TV, mag-like and subscribe ka, ganyan na rin si Vlogador. Marami kang mapapanood dyan about tungkol sa Japan. About na tungkol pa, di ba? So habang naghihintay tayo, mag-tour muna tayo sa ospital. Tingnan natin kung saan maganda pumunta dito. Papakita ko sa inyo tong schedule nila ng restaurant, coffee shop, saka convenience store. Ito yung convenience. Weekdays, Saturday, Sunday, 7 to 21. Ano yung 21? 17, 18, 19, 20, 21. 5, 6, 7, 8, 9. Hanggang 9. So yan. 7 a.m. hanggang 9. Tapos, yan. Monday to Friday, Saturday, Sunday. Meron din silang restaurant. Yung restaurant nila sa gilid. Puntahan natin habang naghihintay tayo. Siya 8 a.m. to 5 p.m. Tapos ito, order stop at 4:30. Ibig sabihin yan, yung 4:30 lang, pwede kang umorder. So pag 4:31 na, kumain na sa ay, hindi na pwede. So ayan. Ito lang ko, coffee shop nila yung nakita natin doon. Puntahan natin habang naghihintay tayo sa so, schedule na Saturday, Sunday, 7:30 to 18 is 6, 7:30 to 6, 9 to 6. So, ang hirap mabuhay dito kung hindi mo alam yung mga ganyan. Kaya dapat pag
pupuntahan ng Japan, pagandaan mo, mag-aaral ka kahit mga basic-basic lang. At kung ano naman, syempre, andyan naman ang Google Translate. Kaya lang, syempre, hindi siya masyadong accurate. Kaya, hindi mo rin siya 100% makakaasa sa Google Translate. Eh. So, mag-aaral ka talaga. So, yan yung morning meal nila. Yan, 398. So, sa atin ay nasa mga 180 pesos yan. And dito naman yung mga drinks, 220, 300, mga ganun lang. Saktong price lang, hindi sobrang mahal, hindi sobrang mura. Meron din silang tapioca, milk tea, green tea. Dito naman yung mga food, may salad, french toast, hot dog, mga 400 yan. Siga sa atin mga 200 pesos. So yun mga boy, lumayo muna ako dun sa ano ko, waiting area ko kasi medyo ano, nakakatakot, may ubo ng ubo dun. As in talagang non-stop yung ubo. So lumayo muna ako. Ngayon nga gusto ko mag-CR kaya lang parang ano eh, medyo nakakatakot mag-CR dito eh kasi alam mo na. Sabi nila, yung COVID daw, pwede raw yun, pwede ka matransmitan nun sa ano, sa mga public bathrooms, public toilets. So kaya yun, syempre kailangan natin mag-ingat. So titiisin ko na lang. Hanggang pumutok yung bladder natin. Since 10:15 na, natawag na tayo, i-handover ang papers at tayo ay magpapa-check up na. So tapos na tayo magpa-check up, pumila na tayo sa billing machine, ipasok ang hospital card, kunin ang bill at bayaran dito sa mga booth na ito. So yun mga boy, nakabalik na tayo dito sa ating sasakyan. Tapos na tayong magpa-check up. Siguro inabot lang ako ng mga 40 minutes dun sa total ng lahat ng ginawa natin. Kailangan mo lang talagang malaman yung process. Pero huwag ka mag-alala dahil may mga matatanungan ka naman palagi ng mga English, mga ganun. Meron naman sila dong mga interpreter. Just in case na hindi mo pa alam yung mga gagawin or first time mo, huwag ka matakot na pumunta sa hospital dahil tutulungan ka nila. So pag nagpa-hospital ka dito, normally dapat meron ka nung Shakayoken card, yung blue. Tapos after nung blue, meron ka rin nung card nung hospital na pupuntahan mo. Pag pumunta ka ron, i-issuehan ka na nun. So mga boy, sana may natutunan kayo dito sa ating vlog about sa mga hospital dito sa Japan. Sana hindi nyo na kailangang panoorin tong video na to dahil ayoko naman nagkakasakit kayo. Pero kung kinakailangan, diba, at least may information kayo. Tandaan nyo lang na kahit hindi kayo marunong mag-Nihongo, okay lang, makikater nila kayo. At kung iniisip nyo naman na hindi nyo kaya yung gastos or hindi nyo alam kung magkano estimate, huwag kayo mag-alala dahil ang general check-up ay kayang-kaya nyo kahit may insurance kayo or kahit wala. So huwag kayong matatakot na pumunta sa hospital. Mamaya iniinda nyo, ay ano na pala yan, COVID na pala yan, diba? So sige lang, punta lang kayo. Syempre mas mahalaga ang buhay. At kumain kayo palagi ng healthy dahil health is wealth. Boom, may pagkano. Hindi ko alam sa'yo yung sabi nun. Bye-bye!